babayad puri sa ating mga kasalanan. Kaya pumunta kayo doon sa Pampanga, makikita po ninyo ito. Diba sila'y nagbabayad puri, nagpapapako sa krus, nagpapahampas sa likod. No? Yun ang kanilang penitensya bilang pagbabayad puri sa kasalanan. Kaya lang, ang Kwaresma ay hindi magtatapos sa penitensya, kundi sa galak ng muling pagkabuhay. Ang Kwaresma ay hindi magtatapos sa pagbabayad puri sa kasalanan, kundi sa pagdiriwang ng ating kaligtasan. Kailan ba natin ipinagdiriwang ang ating kaligtasan? Sa Pasko ng muling pagkabuhay. So yan ang ibig sabihin ng ipinagdiriwang natin na Laetare Sunday. Ano ang Sunday ngayon? Ano ang ibig sabihin noon? Kagalakan o galak. Kaya ang kulay natin ngayon ay simbolo ng kagalakan. Dahil ipinaalaala sa atin ang ating Kwaresma ay hindi magtatapos sa Kwaresma, kundi sa galak. So, sa hirap, mayroong ligaya, mayroong galak. At ito ay nangyari dahil naging posible ang ating kaligtasan. Tama? Kung hindi tayo maliligtas, mayroon bang galak? Wala. So, naging posible ang ating kaligtasan. Kaya magkakaroon tayo ng galak. Ngayon, ang mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng mga dahilan kung bakit naging posible ang ating kaligtasan sa kasalanan. Ang una na dahilan ay dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Ikalawa, ang Diyos ay sagana sa kagandahang loob. Ikatlo, may gayon na lamang na pag-ibig ang Diyos sa atin, ibig sabihin, ibibigay niya kung ano man ang kailangan para sa ating kaligtasan. Okay? So una, ang tatanungin ko group ay area 1, no? Una, ang Diyos ay mapagpatawad kaya naging posible ang ating kaligtasan. O sa ating pagbasa, ito matutunghayan. Well, hindi naman kayo group 1 yan eh. O, natulungan ka na. Ano yan sabi mo? Sa unang pagbasa. O, saan ba mula ang unang pagbasa? Sa ikalawang aklat ng Kronika. So dito sa pagbasang ito, sino-sino ang nangangailangan ng pagpapatawad ng Panginoon? Walang nakakarinig sa inyo. Ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mga mamamayan. Okay, very good.
So yung mga pinuno ng Huda, mga saserdote at mamamayan ng Israel. O bakit kailangan nila ng pagpapatawad ng Panginoon? Dahil sumama sila. O dumating sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Kaya anong nangyari nung dumating sa sukdulan ang puot ng Panginoon dahil sila'y sumama ng sumama? O area 3. O, kanina sumasagot-sagot kayo, ngayon wala na. Ano yung nangyari dahil sumama ng sumama sila? Dahil dumating na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Ano yung nangyari? Ay, hindi po, hindi pa yun. Hindi pa. Kayo, hindi mo alam. Ikaw, anong nangyari nung sumama sila? Hmm? Oh, dito. Ano? Tinag po sila ng Babylonia. Oh, bago yon. Sila ay natalo sa kanilang mga kalaban. Yung mga naligtas sa talim, yung hindi namatay sa laban, yon ang sinabi niya, naging bihag sila sa Babylonia hanggang ang Babylonia ay naging sakop ng Persia na ang hari ay si Haring Siro. Hindi po ba? Oh, ito'y nangyari sa mga Israelita dahil sumama sila ng sumama. Pero gayunpaman, sila po ba ay pinatawad ng Diyos? Opo. Paano? Okay, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ng hari na si Siro, hari ng Persia. Para saan? Para pabalikin ang mga Israelita sa kanilang sariling bayang Israel at ipinag-utos na itayo ang templo ng Jerusalem. So ganyan ang Diyos. Mapagpatawad kahit na tayo ay sumama na ang kanyang puot ay dumating sa sukdulan. Mayroon pa rin siyang pagpapatawad sa atin. Ngayon, ikalawa, naging posible ang ating kaligtasan dahil sa gana sa kagandahang loob ang Diyos. Area 1 na naman dito. Sa aling pagbasa, ito matutunghayan. Ikalawang pagbasa. Children ka na pala ngayon, no? Sa ikalawang pagbasa mula sa aklat ni... Hindi pala aklat, sulat ni San Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. So, sino ang pinakitaan ng Diyos ng sagana niyang kagandahang loob? Ang mga taga-Epeso at siyempre kasama po tayo roon. Very good, no? Bay, nakadalawa na ng very good yung area 2, ah. So, yung mga taga-Epeso at tayong lahat. Paano niya ipinakita ang kanyang saganang kagandahang loob?
Tayo ay binuhay ni tayo ay binuhay ayon kay Kristo. Bakit tayo ba'y namatay? Bakit tayo namatay? Buhay ka pa eh. Buhay pa kayo. Kapag tayo ay nagsusuway sa Panginoon, kahit buhay tayo, tayo ay patay. O, kailan ba nagsimula ang pagsuway natin? Oo, gumawa. O, sa unang mga magulang. Kaya nung tayo ipinanganak, mayroon na tayong kasalanan. Kaya nung tayo ipinanganak, tayo po ay, dahil may kasalanan, tayo ba'y buhay? Ay buhay ka, pero patay ka. Dahil sa kasalanan. So dahil sa kasalanan ba na tayo mga tayo patay? O paano tayo binuhay? Very good, pagbibinyag. Dahil sa binyag, tayo nilinisan sa ating kasalanang minana sa ating mga magulang. Kaya sa binyag, tayo ay nakikibahagi sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. So tayo sa binyag, tayo namatay dahil sa namatay sa kasalanan. Paano? Dahil nilinis tayo sa kasalanan at tayo muling nabuhay dahil tayo nagkaroon ng buhay ng Diyos. O yan ay tungkol sa kasalanang mana. Pero pagkatapos ng kasalanang mana, mayroon pa ba tayong nagagawang kasalanan? Ano yon? Yung ating personal na kasalanan. So kung may personal tayong kasalanan, tayo rin ay patay. Amen? Kaya tuwing may kasalanan tayo, patay tayo kahit buhay ka. O paano tayo binuhay muli? Mangungumpisal. Kaya tuwing tayo ay nangungumpisal, tayo ay nabubuhay muli. Dahil bumabalik tayo sa pagiging anak ng kapag may kasalanan tayo, sino ang ating kaninong anak po tayo? Lakasan naman nyo. Bakit mahina? Kay anak tayo ni Satanas. Kapag tayo ay may kasalanan. Pero pag naalis yung kasalanan natin, tayo ay nagiging anak muli ng Diyos. Okay? So yan, ang saganang kagandahan ng Diyos. Niligtas tayo dahil binuhay niya tayong muli ayon kay Kristo. Yan ay nangyari dahil sa saganang kagandahang loob ng Diyos. Ang pangatlo, naging posible ang ating kaligtasan dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibibigay niya anuman ang kailangan para ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. O, sa alin namang pagbasa, ito ay ating matutunghayan. Area 4. Ha? Sa mabuting balita, ayon kay San Juan. O, alin ang pinakitaan ng ating Panginoon ng gayon na lamang na pag-ibig sa sanlibutan? O bakit sanlibutan? Eh mundo yun eh. Ang sanlibutan ay kumakatawan sa ating lahat. So actually, tayo ang pinakitaan ng pag-ibig ng Diyos. O paano ipinakita ng Diyos ang kanyang ganun na lamang na pag-ibig?
Oh. Kita mo, ibinibigay, binigay niya kung ano ang kailangan natin. At ang kailangan natin ay ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya nasasabi diyan sa Ebanghelyo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yan ang ating Diyos. At dahil sa Kanya, naging posible ang ating kaligtasan. Una, dahil ang Diyos ay pangalawa, ang Diyos ay sagana sa kagandahang loob. Pangatlo, ang Diyos ay may gayon na lamang na pag-ibig sa atin na ibigay niya ang kung anuman ang kailangan, no? Para ipakita sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya dapat tularan natin ang Diyos sa tatlong ito. Tayo rin ay dapat mapagpatawad. Amen? Amen? Amen. Ikalawa, tayo rin ay dapat sagana sa kagandahang loob. Amen ba yan? At ikatlo, dapat may gayon tayong pag-ibig na ibibigay natin kung ano man ang kailangan para sa ating iniibig. Amen po ba yun? O kapag magawa po ninyo yung tatlong yon, ay siguradong kayo rin ay, o tayo rin lahat, ay maliligtas sa ating mga kasalanan. At ang ating pagsasabuhay ng Kwaresma ay hindi magtatapos sa pagbabayad puri sa ating mga kasalanan, kundi sa galak ng tiyak na kaligtasan. Saan ang tiyak na kaligtasan? Dito sa mundo, tiyak pa ba, tiyak na ba ang ating kaligtasan? Hindi pa po. Ang ating tiyak na kaligtasan ay sa ating muling pagkabuhay sa buhay na walang hanggan. Amen!